Hello po, good afternoon. So, mayroon po tayo dito ang gagawin. Ayan. Araw po ngayon ng Friday po ngayon, December 16 po, 5 p.m. So, last repair natin as of today. So, ito po siya, latest version po siya yung i-repair natin. So, andyan po sa screen, nakalagay po sa screen yung ating i-repair. So, latest version siya. Ngayon pala ako nakapag-refer ng ganitong version na latest. So, ngayon pala kasi naglalabasan yung mga DDR6 na ng mga version. Itong Nitro Plus na to. Yung mga naunang version nito, magagandang klase. Puro RX. Sana mayroon din silang AMD. Yung mga Nitro nila. Na Sapphire. Sapphire guys. Kasi ang gaganda ng Sapphire, yung mga ganito, ang style lang pan, magaganda yung unang labas nila. Ayan, magaganda siya. Sana maganda rin to. Maganda rin i-repair. Kasi yung repairable kasi yung nauna eh. Sana, ito, ganun din. Sana maganda rin yung protection niya. So, ang dami nag-i-inquire sa atin for repair. Ang dami nang parating sa atin ng repair. Sana dumating bago mag tawag dito. Bago tayo mag-close ng after holiday. So, resume kasi natin is January. January 3 na po. Ayan. Okay, so ang problem nito guys is no display. So, testing natin siya. Tsaka, ano natin muna? Testerin. Kasi, palaging issue ng Sapphire shorted. Yan, laging issue niya. So, sinauna pa rin yung ginamit na klase ng fuse. Ginagamit pa rin pala nila. So, na-shorted naman siya. So, external. So, hindi rin siya shorted. So, malimit kasi yung mga unang version, shorted siya pag walang display. Ngayon, delikado. Delikado tayo sa chip. Pag hindi shorted. So, testing. So, let's power on. So, fan is spinning. Oh. So, wala tayong display. So, saan ang bench natin? Nasa kabila. So, nagloko na naman yung ating lagi na ito naglulokong camera na to. Activate, deactivate, activate. Yan. So, no display po siya. So, power off natin. So, hindi umiinit ang chip. So, hindi umiinit yung backlight siya. So, ganun pala yun.
Ganda ng design ng mga sapphire. Yung naon ng sapphire, okay siya eh. I like the design. Ay? Ito pala yung mga ano nung isa. Megabyte. Bakit siya hindi matanggal? So, wala namang ibang ano. Oh. So, hindi naman siguro mali ang lagay ng thermal pad. Tingnan nyo guys, mali. So, napalitan na siya ng thermal pad eh. Malalapad ang IC nito. Sana ma-repair natin 'to. Sila tight na ang daming tornilyo na ito. Sobra. So, yung ganitong chip guys, ang problem lang, yung ganito, madali siya masira, yung chip na maliliit. Yung bago, yung labas ng ano, kasi may na-repair na ako nito guys, ganito. Ano siya, nag-shutdown naman. Itong chip, yung ganito kaliliit na chip ng AMD. Ibang brand yung na-repair ko. Nag-shutdown siya. Nag-overheat siya yung GPU chip. Ang ginawa ko guys, nireflow ko yung GPU chip. Nung nireflow ko siya, nag-okay na siya guys. Yun. Yun ang problem dito sa maliliit na GPU chip na ganito. Na nilabas nila. So, ibig sabihin, mga ganito na yung latest version na chip na mga sapphire. Yung maliit na siya. Madali masira siya. So, yun lang yung napansin ko. Parang madali siyang masira. So, depende siguro sa design or sa brand. Ganyan. Pero yung ni-repair ko kasi, ganun yung naging issue niya, guys. Tapos, di, binalik na doon sa customer. Nung na-replow ko, binalik ko na. Nanginginawa na ng customer. So, hanggang ngayon daw, okay daw siya. Ayun. Ganun lang naging issue, guys. Ang brand naman nun is, ano, MLLSE. Yun, GPU chip. Ganito din yung chip niya. Liit. Tapos yung pan niya, ang laki. Hit, ang big pan siya. Ayun. So, depende siguro sa design. Pero, yun ay isa sa napapansin ko. Napapansin na lang natin. So, mahabang tatagal kayo siya, marami din yan makakapansin. May mga ganyan chip ay nasisira. Lalo na especially sa mga tech vlogger. Yan. Mapapansin kasi nila yan. So, kasi napapansin ko na siya. So, tatanggalin natin yung ano. Yung tanggalin lang natin yung ano. Parang tumaba na guys ang ano nito. Yung thermal pad niya. Siguro yung expired na. Super taba na eh. Nag-expire din kasi ito guys yung ano, thermal pad. Pag tumaba na siya, wala na siyang ano. Ibig sabihin naluto na siya ng heat. One time use lang. Kasi ang sunod na niyan, magkakatas-katas na. Yan ang mangyayari. Tapos tataas guys yung ano, yung thickness niya. Aangat na yung GPU chip. Aangat yung GPU chip to heatsink. Ganun na nagiging epekto niyan guys.
pag nasira na yung ano, thermal pad. Medyo may kamahalan lang kasi yan ng mga thermal pad eh, pag papalit ka. May price kasi yan, thermal pad. Meron din pala doon. So, micron yung memory niya. Nalimitan, Samsung ginagamit niya na eh. Ni Sapphire. So, ngayon, para nakita ko. Kasi yung mga na-repair ko dati eh, puro Samsung eh. So, inspection muna natin siya. Oops! Sumabit. So, hindi naman siya shorted. Sana hindi sira ang chip. Napakabago pang version na ito. Yun lang. So, dahil bagong version, bago pa sa market, yung IC niya iba. Hindi ko lang alam kung parehas na sa IC na nandito yung dati. So, ito gamitin talaga tong IC na to. Meron ako niyan. Pinaka ano niya, PWM niya. So, ito isa. IR na to. So, bagong labas na naman. Iba na naman yung number. Ito ang nag function ito. Dito yata ito. Alam ko dito siya. Sa mga IC na ito. So, ito. Si mami anak mo yung nagawa si daddy. Ay, baka mali, may mali kang ginawa. Si mami may ginagawa. So, ito ay 5 volts siguro to, 1 volts. Ito ay 1.8 o 0.9. So, hindi naman na-open ang mga PC kasi connected siya. Susundot mo siya. Buo siya. Ito, BRM siguro to. C24, ito kaya. 433. Saan kaya ang BIOS nito? This is a dual BIOS. Kasi may switch siya. Eh, ibig sabihin itong nasa taas. Tingnan ko lang kung dual BIOS. Yeah, I see. Dual BIOS. So, hindi pa pala natin na-inspection yung sa likod. Inspection muna natin. Inspection. Butas yung likod nito guys. Napansin nyo kanina yung plate niya. Parang nagkaroon siya ng ano. Ang piyas. Nagkaroon ng kulay green eh. So, ito yung... So, ginagamit pa rin pala dito sa version na daw. Yung ano siya. 7103. Nagamit pa rin pala siya ng AMD. Okay. Testing ulit. Tingnan natin kung ano yung missing voltage. Okay. Voltage tayo. Ok,
Okay, power on. Oh, mainit yung chip. Pero wala siyang display. Ah. So, bilis na mainit ng chip niya, guys. So, baka ito nga yung sira. Chip din. Ah, kailangan i-reflow siya. So, malalaman natin yan mamaya. Kung chip talaga, chip yung naging problema kaya walang display. So, lagyan natin ito. So, umiinit yung chip niya eh. Salamin natin. So, let's power on again. Hindi naikot yung ano. Tinay ka sira na. So no display siya. Tinay ka yung aking pan. Sira na yan. Ay, may bara. May bara ba? Ano, sira na. Hindi na siya nagana. Power on. Ayun, may bara lang pala. So, no display siya. Yan ang amoy. So, umiinit ang chip. Parang may nasusunog. Check natin sa ibang port. Ito. So let's power on. Okay, so overheated yung kanilang VRAM dito sa side na to. So thermal cam. Ayan. So wala siyang display. Power off natin. So, palitan natin ng hindi stream mo yung tatry natin. Ito yung issue ng ano eh. Latest version na ano. So, power on. So, overheated yung dalawa. VRAM. So, nagpo-42 siya. Okay. So, check natin kung saan ang problema. Overheat yung kanyang VRAM. So, diode. So, ito okay ito kasi may ano siya eh. May fuse. So, try natin to. So, wala tayong schematic guys, itong mga ganitong ano. 7, 6, 4. Bakit mataas tong isa? 7. Four. Ba't mataas siya ng isa? Itong konti. Para din sa HDMI. Bakit kaya? Natin niya. Inspection natin. Mabuti. Ah.
Display microscope. So, bakit kaya? 7 siya eh, 7. Subukan natin siyang i-direct. I-direct yung fuse. So, baka may epekto siya. So, tingnan natin. Sorry. So, lagyan natin ito ng... So, para may changes yung fuse niya. Bukan ko lang siyang kung magdi-display. Sorry naman. Fuse naman to eh. Try natin siyang. Okay po. Opo. Work lang si daddy. Work lang si daddy. Okay, sure. Very sorry. Anak pa. Ay, ang init. Pawisa ng aking likod. Oops. Ang init. Sorry. Opo. So try again. Let's try natin. Kung magdi-display. May init yung chip eh. May init yung birong. So, saan na yun? Okay. Try natin. So may changes yung ano eh. Baka madumi. Okay, let's try. No? 5:59. Oo, OT na nga to. So, may nakarecord tayo eh. Ayun, may display siya guys. So, yun nga. Kunti lang eh. Ay, nasa na ba yun? Yung bench natin, nawala. Ayan, yan, yan, yan. May display na siya, guys. Yan. So, may epic yung kanyang fuse. Ayan. Hindi ka na malaglag ang cellphone. So, ayan. May epekto yung fuse niya. So, 4. Tapos, nadagdagan siya ng 7 siya eh. 4, 7. So, 7 ohms. Nadagdagan lang siya ng 7 ohms, guys. Tapos, ganun na yung epekto. Walang display. Okay. So, palitan natin siya ng fuse. Mayroon tayong fuse dito. Yun yung kanya naging epekto. Okay? Display fuse. So, I think hindi siya naman siya shorted. Eh. Kasi kung shorted siya, yung ating in-install na
na fuse. Mapuputol dapat yun. So, sa display, ano lang tayo kukuha? Sa, mayroon yun sa mga ano, gigabyte. Yan, pwede yung K or yung ganyan din, yung silver. Ay, yung gold. Mayroon yan eh. Yung mga gold. Saan na kaya? Wait lang guys, hanap lang ako. Hirapan yata ako maghanap, wala ako makita. Lagi yung mayroon sa ano eh. Ah, palibasan na kuhaan ko na kasi yung mga to. Mayroon lagi yan sa display. So, hanap tayo. Key, puro key yung nakikita ko dito. Gusto kong kuhaan na yung gold. Ah, nasa na yung mga gold dito. Puro key nga. Wait lang guys. Be patient for waiting. Ayan, may gold ako nakita. Po. Ayan, ito na. So, nakakita tayo dito ng gold. Gold fuse. So, para sa display yan guys. Pwede yan. So, 3 volts, 5 volts, 3 volts. So, ito siya. Nasaan na yun? Ito sa dulo. So, parehas yan, guys. Sa matagal ko na itong ginagamit mga ano na ito eh. Ay, nasaan ang ating lumit solder. So, sana yun lang. Tapos, papapalitan natin ng thermal pad sa customer. So, kailangan na rin siya magpalit. Isa yun sa possible naging cause, kaya pumutok yung fuse. Ah, hindi naman siya pumutok, guys. Ah, nag-change value na po siya. Nagkaroon na siya ng ano, 3 ohms. Nagkaroon siya ng 3 ohms. Kasi ano siya eh, dapat kasi ano siya eh, yung tester ko, 4 yung pinaka-zero niya. Nagkaroon na siya ng changes. So, yun ang gagawin natin. Papalitan natin siya. Ay, di ko pa pala na-on yung ating ano, panghinang. Matagal pang uminit ito. Okay. Kuha natin. Sinalagay natin dito sa kanyang display fuse. Ay, napatay ko pala. May kukunin pa pala dito. So, gamitan siya natin ng... Ay, nalaglag. Okay. Tabi natin yung fuse pa mawala. Okay. Hindi ko pala na-share. So, tanggalin natin to. Mahirap po dukutin. Maliit yung pwesto. Nung ano.
Okay. So, parehas yan dito eh, no? 8. B yan, B yata, o 8. So, ang hirap, hindi ko maipasok yung panghinang. Paano ba to? So, maliit yung sulok eh. Natin ang plaques. Yan. Masikip. Okay. So, linisin natin ang bulak. May bulak po ba ako dito? So, reading natin. So, reading natin ang fuse. So, tester is... Okay, let's try. Ay, wala pala tayong record. Okay, let's try. Okay. HDMI. So, let's power on. Sana hindi sira yung fuse. Yeah, we have a display bench. Oh, yeah, see? Okay. So, power off. Okay, sa kabila naman, HDMI port. So, tingnan natin. Meron din sa kabila. Power on. Yeah, meron. Bagal mag-display. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. So, may display. Okay. So, kailangan magpalit ng thermal pad. So, yan ang best solutions. So, may-ari nito si Sir Bilyaro Bilyacruel. Si Sir Bilyacruel. Yeah. So, na-chat ko na siya. Si Sir Bilyacruel. Ang sabi niya dito kasi, guys, basahin ko na lang guys ha, kasi hindi natin siya pwede ipakita, baka magalit yung may-ari. So, nakalagay dito, CPU description, brother, Sapphire Nitro, RX 5500 XT. Yan. So, 8GB siya. So, pinalitan siya natin ng sa display fuse. Sa ano to eh? Pa-transfer. Alam ko dito sa ganito.
So, transfer siya ng 5 volts liliban para magkaroon siya generate ng display. Alam, may butas, marami kasi itong butas eh. So, yun yung functions niya. So, yan. Ang sabi dito ay, hope matulungan niyo ako. Yan ang sabi. Hope matulungan niyo ako. Hope matulungan sa issue ng video card ko. Tapos yun, sabi niya. Ayan. So, nakalagay. Saan ba yan? Tama ba? Ang dami niya sinabi. Sorry po. Nakakasagot. Willing to send para malaman. Issue. Okay, no display. Ha? Hindi. Hindi naman ako sure ito siya. Bawal ipakita eh. Magagalit ang customers. So, yan. Mayroon pa pala siya ditong issue. So, nirepair natin guys na ito. Ano siya? Nag-o-off daw ang display. So, yan guys. Di, ibig sabihin, nag-o-off yung display. Isa nga yun sa possible isa yung issue. Nag-o-off yung display. Nag-o-off ang display habang playing games. Yun. Hanggang sa lumala yung pag-off ng screen. Di, namamatay na siya. Need naalisin ang RAM stick para mag-on ulit. Eh, bakit naman naalisin yung RAM and stick pag mag-on ulit? So, kanina, pag-tester natin, wala siyang display. No display siya. Yan yung ano eh. Chinaray ko kanina. Wala din display. Yan. Sabi. Kasi kung video card ang problema. Hindi nakalisin. Kailangan alisin yung memory. Bakit alisin pa yung memory? Yan ang sabi niya din. Second issue. Kapag nag-restart siya due to miss issue. Buburahin niya yung mga drivers na kaka-install lang. Na magiging lag. Lagging na yung display. Yan. Yan yung sabi niya. Pero ang nakalagay sa ang nakalagay dito sa pinadala niya, ang nakasulat dito ay, ano ba nakasulat dito? Ah, wala pala nakasulat. Address lang niya at pangalan. Ayan, so, yun, pag-testing natin kanina, wala siyang display. Pag-testing ko sa kanya, wala siyang display. So, ngayon may display na siya. Sabi lang naman kasi dito, yun na, namamatay daw. Tapos lalo nang lumala. Tapos, ano pa ba? Ayun, yun lang guys yung ano. Ayan, so yun yung binasa ko lang guys, yun yung problem niya before. So hanggang ngayon, di wala na siyang display nung dumating dito sa atin. No display siya eh. So, yun yung isang pinalitan natin sa isang mahalagang importante. Ayan. So, magpapalit din tayo ng, so possible, ito po yung naging cost niyan, papalit tayo ng thermal pad. So, yun yung mas recommended natin. Kapag ito po ay in-stress test natin, kagaya din ito nung, yan, issue, share ko lang pala. Ganito rin yung ginawa ko na isa, ganito rin po yung chip. Gantong, ano, ang problem niya guys, yun nga. So, pinalitan ko na yung thermal pad. Nag-okay siya. Nag-display na siya. Kasi hindi na siya namamatay. Ang problem, pag in-stress test mo siya, yun, namamatay siya. Ang naging ano, yung gantong chip na GPU guys, so, malalaman natin yan sa mga darating pa natin mga videos. Kapag may mga chip na gantong size pa rin na nagiging issue. Ang ano kasi nito guys, ang napaka-sensitive ng ano nito eh, ng yung pinaka ano niya kasi, yung pinaka chip niya, yung pinaka pantay na pantay dito sa kanyang metal dito. Hindi mo na kailangan, hindi na kailangan ng guide bar na ano guide bar ang tawag doon. Yung guide bar ba yung tawag, yung ganito. Side guide, yung guide ano para kumibang-kibang yung ano, hindi na. So pantay na pantay ka talaga yung dito, guys. Ultimo marahon na malagyan mo lang diyan ng kunting dumi na aangat siya. Pwede na masira yung GPU chip mo. So, ngayon. Ayan. Tapos, pangalawa,
Sa tingin ko guys, ay yun nga, ganito rin yung nangyari doon sa ano talaga eh, talagang hindi ko siya maano. In-explain ko rin to doon dito sa video na yun eh. Ayan, so ang nakalagay na dito, siguro pinalitan siya ng thermal pad. Ang nakalagay dito guys is 1 mm. I think 1 mm to eh. Yan. Tapos yung hindi naman masyado kasing nakaano yung ano niya eh, yung kanyang tawag dito yung kanyang tanso. Masyado naka ano, nakaulbok. Kunting ulbok lang. So sakto lang naman siya. Ang ano lang dito, tumaba na ito guys sa kailangan ng palitan. So yan yung isang ano, so kailangan natin siyang palitan. Ayan. Susukatin natin kung ilang mm talaga yung ano. Subukan natin siyang ilagay. Yeah. So may display naman na siya. Tapos doon natin malalaman pa nag-stress tayo, stress test tayo. May stress test natin 'yan. Ayan. Kung magsha-shutdown siya o hindi. Ganito rin yung naging issue talaga noon, no? Hindi ko makalimutan guys yun yung isa. Tapos ano nga yun eh. Pinalta ko ng thermal pad. Eh. Okay na stress test ko. Nagpass siya guys. Kasi yung thermal pad nga. Either sabi, pinagawa yata yung sa kakilala niyo or matagal lang na ano. Kumapal yung thermal pad niya, yun, nagsha-shutdown na siya. Tapos, in-stress test ko yun. Tapos, nung pinalitan ko, in-stress test ko, nag-okay na siya, guys. Ang problem, so, ginamit daw niya mga isang oras yata, ilang oras. Ganun naman daw, namamatay na, tapos walang display. Ito ngayon, dinala uli dito. Tapos, dinireflow ko na siya ngayon, guys. Yung GPU chip niya. Nung nireflow ko yung GPU chip niya, okay na daw siya ngayon. Nag-chat sa akin yung customer. Boss, okay na yung ano, video card. Hindi na namamatay. Yan, kasi yun ang sabi niya. Yan. Sukatin natin yung ano. Up, sorry. Napindot tuloy. Ang keyboard. Sukatin lang natin yung ano niya. May panuka tayo dito eh. So, ilagay muna natin siya ganyan. So, nasan ba yung memory? Okay. Yung memory side ay nasaan? Ayan, dito sa kabila. So, medyo malalim lang siya. Susundutin natin siya, guys, kung anong size ng kanyang ano. Kung 1 mm or nasa na yung pansukat ko dito? Huh? Ah, ito. Sukatin natin ang thickness, guys. Kung sakto siya sa 1 mm nga. Okay, this is a 1 mm. As you can see. Yan, 1. Baliktad. 1, 1. Yan. Sukatin natin siya. Para malagyan natin siya na guys ng correct na ano. Thermal pad. Okay. So, hindi siya po ayun. Aha. So, sa thermal pad na 1 mm, medyo angat lang siya na konti, pero pwede pa siya, guys. Tama, 1 mm nga siya. So, 1 mm yung exactly sa ating ano. So, yung nandito, sukatin natin kung gaano na siya kakapal. Ayan, guys, ha. 1 mm ha, 1 mm. Ayan. So ito, kumapal na siya ng hindi nyo makita sa camera siguro. Kumapal na siya ng ayan o, mapapansin nyo, kumapal na siya na dagdagan na siya ng 0.5. Ayan. Kasi hindi naman siya 2 mm eh. Kasi kung 2 mm yan, meron ako dito ng 2 mm. Masyado makapal ang 2 mm. Ayan. Ayan o, kung 2 mm yan, ang kapal guys. Super kapal ng 2 mm. Dalawang ano. Yan o. Malapit na siya mag 2 mm. So, papalitan siya ng thermal pad. Ngayon, kung mayroong epekto pa rin yung GPU chip niya, yung mga balls niya ay umangat na, nagkaroon na ng crack dahil nga sa overheated, dahil sa damage ng thermal pad. Yan. So, kailangan ko rin siyang i-reflow. Pero pag yan ay nagpasa yung stress test natin, so, ibig sabihin, hindi tayo magre-reflow. Kasi, medyo danger lang. Medyo danger din kasi yung pagre-reflow. Either magputok yung chip mo. Baka rin kasi magputok kasi maliit lang to eh.
Yan. So last option na 'yon. 'Yon. Pero sa think I think so subukan muna natin dun sa thermal pad. So anuin ko lang 'yung may-ari para sa replacement ng thermal pad. Then stress test natin 'to. So ipapalit po natin ay again 1 mm po. Ipapalit natin. Okay? May panoka tayo dito. Para eksakto. Ayan. So, yun yung po yung gagawin natin. Yun lang po yun. Okay? Then, stress test po natin to mamaya. So, pakita ko po sa inyo yung stress test na yun lang yung solution. So, kailangan ko muna kausapin yung may-ari para sa pricing ng thermal pad. So, 1 mm po siya. Original yung ilalagay natin. Okay? So, update ko kayo later for a stress test. So, ito na guys yung ating ginagawa kahapon. So, uti kahapon. So, tinapos ko na siya ngayon. Ang ano nito guys, pinalitan natin ng thermal pad, saka thermal paste, saka yun sa display. Yun, wala kasi siyang display before. So, yan. Okay na siya ngayon guys. So, may display na po siya. Ayan, mapapansin nyo. So, na-running na siya ng stress test. So, bagong palit na yung thermal paste, saka thermal pad. Ayan. So, 20 minutes na po siya na ini-stress test natin. Okay naman yung temperature niya. So, po mababa lang siya. 73 degrees Celsius lang. Tapos, yung pan niya po is 22% lang siya. So, ibig sabihin, yung laki kasi ng pan ito guys. Napakaganda ng ano niya eh. Air cooler. Napakala big pan. Tapos, maliit lang yung PCB. Kaya niya ilabas lahat yung heat. Ang problem lang dito, ang nakita akong problem sa design. So, yung kasing memory niya, kung ito yung square, yan, kung ito yung square, pagkanan yung memory niya. So, nagtatabingi po siya, guys, kapag kumapal yung thermal pad na nakalagay dito sa memory niya, tumatabingi po siya. Yun ang nagiging problem doon sa GPU chip. Saka yung GPU chip niya kasi po, masyado siyang manipis at mababa. Yan, kunting kumapal lang yung ano niya, yun ay nagkukus ng pag-shutdown. So, pangalawa ito sa nirefer ko na GPU chip, yung AMD na maliit na version na yun, yun yung latest version ng GPU chip ngayon. So, yun yung nagiging issue niya sa pagkapal ng thermal paste, thermal pad. Yun ang nagiging ano niya, nagsha-shutdown po siya. Possibilidad na mabilis pong masira yung kanyang GPU chip pag ganun. So, yun lang yung isa sa nakikita ko na kahinaan itong mga video ko na ganda. Kasi kung dating sa cooling pan, okay naman siya eh. Ang problem lang yan. Tatabingi na yung ano eh, yung pinaka heat sink niya sa GPU chip. Tumatabingi siya kapag kumapal yung kanyang thermal pad. So yun lang yung napansin ko diyan sa video card na ito. Pero kahit ganun pa man, so ayan, kailangan siyang alagaan sa maintenance. Kapag ganun na yung nangyayari, nagsha-shut na every 6 months palitan na ng thermal pad. Kasi kumapal na yung thermal pad niya eh, napansin niyo naman kahapon, 1 mm lang siya, naging ano na siya eh, 1.5 mm na po siya. So, sobrang kapal siya. Yun yung problem niya. Kaya siguro nawala ng display. So, overheated siya. So, yan. Okay naman yung ano niya, speed pan is 22% lang. Kaya niya pang i-boost niya hanggang 100%. So, big pan naman siya. Napakalaki guys ng pan. Napakaganda ng pan. Cooling execution niya. Tapos, butas yung labas dito sa likod. Yan. Pwedeng i-exhaust yung heat. Dito siya nag-i-exhaust eh. Isa, ano na to. Ang kailangan lang nito is maganda yung cooling system ng system unit niya para hindi mag-overheat ang video card at saka ng motherboard, ang GPU at ang processor niya. So yan yung yan yung ating sa video card na ito. Explanation. So walang display, and then sabi pa ng iba ng customer, namamatay daw hanggang sa lumala. Nang lumala, yun ang problem. Yun po yung isang naging issue niya. So, thermal pad. So, kailangan maintenance. So, wala na sigurong warranty kasi wala ng seal to eh. So, yan po yung update natin sa video card na ito. Ay, siya nga pala. So, explain natin yung version pala. So, hindi natin na-explain yung version. This is a Sapphire. Ang version niya po is Radeon RX 55 XT. So, ang GPU chip niya, so, na latest version na siya, nakalagay ay Navi 14. So, 14 nanometer. 7 nanometer ang nakalagay technology. 7 nanometer na siya. Yeah, sobrang linggit. Sobrang talagang pinaliit. So, yan. Sapphire po siya na DDR6 po. Micron 8GB. Tapos, 128 ang bit niya.
Ayan. So ang ganda nung ano, may meron na siya kompleto guide, may shaders. May shaders na siya. Tapos yung RAM niya, memory clock niya nasa 17 lang. Tapos ang boost niya is 18. So naka-UC siya, guys, UC. Kasi Nitro Plus eh, pag na Nitro Plus, siguro yung naka-UC siya. Kasi ang clocks niya ano, ang default is 1717. Tapos naging 1750, pinaka full memory clocks. Tapos yung boost niya, pag ibo-booster mo, hanggang 1845. So yan yung clock boost niya, memory clock boost. So yan po, guys, ang ating update sa video card na ito. Okay? So ayan na. Success po yung ating repair. So ready for payment na ito sa ating customers. So may next pa tayo dito. Ito yung next natin na dumating na yung pesa nito. Yan, ito. Yung PWM. 4GB lang yata ito. Yes, 4GB. So ito yung next nating repair. Yan. So yan ang update natin today sa ating ni-repair kahapon. So ayan. So see you on the next video. Bye-bye na, guys. Bye-bye po.